It's me, Nenji, again, and welcome to my channel. Today, guys, we're reacting to Darren Spanto singing Shallow. I know this was weeks and weeks and weeks ago, pero the memory is still fresh sa akin. And like what I've mentioned sa una kong video na ginawang reaction, sorry, sa unang ginawan ko ng reaction video sa concert nila sa Araneta is dadahan-dahanin ko yung mga video na meron kami. So we'll be using our own videos. So pagpasensya niyo na guys kung medyo shaky kasi wala kaming dalang tripod that day and kamay lang ginamit namin. So nakakangali mag-video. So but then don't need to worry guys kasi maganda naman yung audio and makikita naman natin yung facial expressions ni Darren. So nothing to worry. So sa lahat po pala ng mga nakamiss sa akin, please still continue supporting my video, sorry, my reaction video, my channel. At sa mga hindi pa po, please push the subscribe button. At sa mga gustong lagi ako mapanood sa mga nilalabas kong video, please click the bell notification para kayong unang-unang makanood ng videos ko. At kung mayroon kayong mga requests, kung mayroon kayong comments, please kindly do that in our comment box. So I'll be putting links down sa video na to. Yun yung link kung saan ko kinuha yung video, which is my partner's channel. So kung may mga time po kayo, you can visit his channel and support him as well. So that's it guys. So without further ado, let's watch it. So before my chorus guys, I would like first to insert or to tell you na kahit yung mga fans ni Darren all over the arena is nagsisigawan for him to uplift him sa performance niya that night, pero Darren still focus sa emotions na pinapakita niya pinapakita niya doon sa kanta, kung ano yung pagkakaintindi niya doon sa kanta. Nakikita natin sa mukha niya, expressions niya. He's just doing his part, his way of entertaining people through not just through his beautiful voice, pati na rin sa napakaganda niya at napakakalmang expressions, emotions. Diba? Yung emotion niya is sapul na sapul doon sa kung anong pinapakita at binibigay ng kanta. Even yung mid-tone na ginagamit niya sa pagpasok hanggang sa part na to ng song. Ang ganda-ganda lang pakinggan. Kaya nung time na to, nakaganon lang ako. Hindi ako nag-react. Actually, nag-video, pero yung video ko, hindi ko na tinitingnan kung nakukuha ko ba, nakukuhaan ko ba ng video kasi nakatingin talaga ako sa kanya. Kasi gustong-gusto ko makita kung ano yung facial expressions niya ng live, which is the same lang din kung ano nakikita natin sa TV at sa mga videos. So, continue natin. Tell me something, girl. Sorry, narinig yan. Tell me something, girl. Medyo umangat siya ng mga dalawang puntos, di ba? Sa mid-tone na ginamit niya sa unahan hanggang sa dulo ng verse na yon at sa pangalawang verse na to, tinaas niya ng onti para makita natin yung difference ng pagpasok at nung papunta na sa chorus na part. So, ang tawag dyan is, parang nag-iipon na si Darren ng energy to release kung anong dapat niyang i-release doon sa chorus part.
Diba? So, yun yung reason ko bakit medyo tumaas ng konti ng very late yung part na to, yung verse na to. Nakita niyo yung video, guys. Ang nakakatuwa dito kasi from the moment na kinanta niya yung chorus, yung green rays, light rays sa stage, lumabas. Diba ito yung color ng fans club ni Darren or yung color niya is green? So, saktong-sakto. Ang ganda-ganda pakinggan. I mean, at tingnan yung stage kasi super green siya. May mga rays-rays ng lights. Tapos, lumabas yung ilaw na yun nung time na kinanta niya na yung chorus or nakarating na siya sa chorus. Parang napag-aralan din ng director ng show kung saan ipapasok yung ganun para ma-emphasize yung part kung saan yung mid na ng song or yung kanta na, yung parang part na ng song na andoon na, kailangan ng ibuka ng singer yung kanta. Parang ganun din yung, for me, parang ganun din yung ibig sabihin ata. Pero nakakatuwa, nakakapanibalib yung part na yun kasi saktong-sakto talaga. Ang ganda-ganda pakinggan. I mean, ang ganda-ganda tingnan ng stage at ang ganda pa pakinggan ng boses niya. Yung mga dulo ng line niya, parang may mga pa belt out na hindi. Hindi ko ma-explain eh, pero parang ganun ang dating for me. Napanood natin yung napaka-relax pero ma-emotion na kanta at version ni Darren ng Shallow. This performance was
Very, very, very beautiful. Ang ganda ng stage, ang ganda ng ilaw, ang ganda ng sounds, ang ganda ng mic, ang ganda ng suot niya, ang ganda ng facial expressions niya, ang ganda ng... May part ako narinig na parang unintentionally, pero nakadagdag ng art ng song. Parang hindi siya kasama sa range na gagamitin niya sa kanta, pero nakadagdag siya ng art ng art doon sa song kung paano niya pinerform. So parang luck in disguise, parang ganun. Hindi ko masabi eh, hindi siya blessing kasi syempre, pero parang yung unintentioned vocal na lumabas sa part na yon, sa verse na yon, hindi ko na maalala yung line, pero dun sa part na yon, parang instead na mag-sound siyang pangit, parang nakadagdag siya ng art at parang gumanda't kumulot yung kanta. So parang naging style yung dating for me. So that's it for today, guys, and hopefully you like my reactions for today. If you do, please give me a big thumbs up. And by the way, this is Erza, one of our babies, and gusto niya rin makisali sa ating reaction. So that's it for today, guys, again, and have a great day. Mwah.